katulad ngayon, ayan, nagkocontract ako. Hindi ko alam kung Braxton Hicks to. I don't know if this is Braxton Hicks or contraction. Kasi since 1:30, patigas na yung chan ko. Nagkocontract. Parang gumaganon si baby. Parang siyang gumaganon. First time to, na sobrang tagal. I get this, pero nawawala siya after mga 20 minutes, 10 minutes, gano'n. Parang siya natatanggal. Nagko-contract pa rin siya. So, pakainin natin si baby. Baka sakaling umukay. Talaga din namin yung pregnancy ko. Though, hindi namin inisip na ito. Pera natin to pag nagbuntis ka, ganun. But, we really made sure na meron talaga kaming tinatabing pera consistently every month. Today is 4th of August. 10 o'clock na ng umaga. So, kagigising lang namin. Actually, late na ako nagising. I woke up 3 a.m. And then, nagising ako. Ay, natulog ulit ako mga 5 a.m. Tapos, gumising ako mga late. So, today is our second day of our maternity leave. Diba? 1 year episodes of our maternity and pregnancy. Maternity and maternity leave. Yun. Anyway, breakfast lang tayo. Gagawa lang ako ng breakfast. Yun si Lady, nagpa-breakfast na siya. Pakit ako sa iyo. Si Lady. So, magko-coffee lang ako and then tea for Auntie. Kasi hindi pa rin ako, meron akong sakit. So, since Thursday, hindi na ako pumasok. Kasi may sakit ako. Anyway, guys. Ito pala, I have to drink na itong raspberry leaf tea. Yan. Kasi, to help me with my labor. Kasi, tomorrow, I'll be 37 weeks pregnant. Yay! Tapos, kumakain na rin ako ng dates. And then, starting tomorrow, kakain na ako ng pineapple, watermelon, mga ganun. Yung tutulong daw to help with the labor. Kasi, it's my first pregnancy. And hindi ko talaga alam kung ano yung i-expectin ko. Pero, we'll just do everything that we can. Ayan. Ito, my next, drink. So, gawa na tayo ng coffee. It was so weird that I was going to bed early. Me? It was so weird you going to bed early. Because I was so tired. No, I know. You're my guy. It's fine. But for me, I was like... You're on your own. And then no, I didn't know.
daddy na. So ngayong araw, I'm off from work. Though it's Saturday. Hindi kasi ako, wala akong pasok ng Saturday. But, Monday to Friday yung pasok ko. But, hindi nga akong pumapasok ng Saturday. So, today is the first day that I'm officially going to work for maternity leave. So, starting this today, hindi na ako papasok sa work. But officially, mag-start siya. By the way, I'm having my lunch. Late lunch kasi nag-late breakfast kami. And I'm with lady next to me. Thursday afternoon, hindi na ako pumasok kasi may sakit ako. Nagkasakit ako. It started with a cold. And, excuse me, girl. It started with a cold and then sore throat. So, hindi na ako pumasok nung Friday. Pero, sick leave yun. Kasi, I'm super ill. And then, I stayed in bed the whole day yesterday, Friday. Ngayon, it's just now na medyo nakatayo-tayo na ako. And I'm 36 weeks pregnant. 36 and 5 days pregnant. So, anyway, just to update, mag-update lang tayo. Yan nga, mag-start na yung maternity leave natin. So, we are expecting to be off from work for 1 year or 52 weeks. So, dito sa UK kasi, we are entitled for 1 year maternity leave if you want to. Pero kung gusto mo nang bumalik ng 9 months, kasi starting 9 months, wala ka ng pay. They don't pay you anymore. So here, meron entitled kami to have 52 weeks na maternity leave. So that's the plan, me and Andy. Just initially planned to have a maternity leave for 1 year. Yun. Pero, syempre, as you go, yung payment mo, nababawasan na. So, yung first 3 months ko, fully paid ako. And then, nababawasan na siya as weeks goes by. Until the 9th month, wala na, as in super wala nang pay kahit sa government, from the government or from the hospital that I work for. So yun yung update. So hindi ako so we've decided na 1 year akong mag-off for now, pero depende yan sa bills namin in 9 months. Pero na-forecast naman namin na kaya naman ng isang taon. Na hindi kami, may something dito sa loob ng bahay. Na hindi kami, na hindi ako papasok for a year. So, yun yung initial plan. Anyway, today, kanina mga 1:30, nag-start akong mag-contract. Yung chan ko, sobrang tigas. Katulad ngayon, ayan, nagko-contract ako. Hindi ko alam kung Braxton Hicks to. I don't know if this is Braxton Hicks or
contraction. Kasi since 1:30, matigas na yung chan ko. Pero hindi naman siya masakit. Matigas lang siya. So, si Andy kasi, nagpiping pa siya sa kwarto ni Ate Summer, yung stepdaughter ko. Pinipaint pa namin yung room niya. Kasi nga, nag-switch kami ng room. So, ayaw niya yung dating color ng room sa guest room. Pinapalitan niya. That's why pinipaint pa namin. So, ayan, nagko-contract. Parang gumaganon si baby. Parang siyang gumaganon. First time to na sobrang tagal. I get this, pero nawawala siya after mga 20 minutes, 10 minutes, ganun. Pero ito, since 1:30, ganito na siya. So, I don't know. Hopefully, hindi pa to yung totoong contractions. Sana after ko kumain, makagutom lang ako. Makagutom si baby. After kong kumain, magre-relax na siya. Para matutulog siya. Pinahinga ko na siya ng mga 1 hour. Ganun pa. Hindi pa rin siya natatanggal. Nagko-contract pa rin siya. So, pakainin natin si baby. Baka sakaling umokay. Tapos itong aso ko, humihingi ng food. By the way, kinakain ko yung tinola na niluto ng asawa ko. Sa kagabi, nagtinola siya. Sabi ko, turuan ka itang magluto ng tinola kasi pag ako ng anak, walang magluluto. Ikaw lang. So, this is it really. Daddy cook tinola for us na. Ngayon naman ito ang anak ko. So, dito nga sa UK, entitled, pag sa hospital ka nag-work, entitled ka na mag-annual leave for 1 year. And then, 3 months ka na fully paid. Then, I think after 3 months, 50% na lang yung ma-sasweldo mo. So, 6 months na yon. And then, 6 months to 9 months, parang percentage na lang, pang 30% na lang ata per month or less. And then, yung from 9 months to 1 year, yun, yung wala ka ng pay talaga. Saya. Pero ang dami ko pang annual leave na dapat gamitin. So, dumamit na ako ng one week na annual leave before my maternity leave. And then, may 25 days pa ako na gagamitin after nung maternity leave ko. So, mga 1 month pa yon. Then, kung gusto ko, dagdagan pa yon ng 2 months, pwede. So, siguro babalik ako sa work mga 10 months na. And then, yung 2 months na natitira is gagamitin ko yung annual leave ko. So, siguro ganun mangyayari. Para, habang naka-annual leave ako, paid na ako. Kaya naman yun. So, estimated, kaya naman namin ni Andy. Kasi, to be honest guys, pinaghandaan talaga din namin yung pregnancy ko. Though, hindi namin inisip na, ito, pera natin to pag nagbuntis ka, ganun. But, we really made sure na
meron talaga kaming tinatabing pera consistently every month. Na enough to sustain us if hindi ako mag-work for a year. Ganun. Pero yun, hindi namin pinag-usapan yun na ganun yung mangyayari. Pero syempre, savings na namin yun and we use it whenever we need it. So, yeah, I know. Anyway, yun yung update. So, siguro, since hindi ako pupunta sa work, I will do some vlogging. Kasi yun yung pastime ko. And para din ma-share ko kung paano yung experience namin dito sa UK when habang tayo ay naka-maternity leave. Oh, there's daddy. Oh, what are you two doing? We're vlogging.